talagang magiging meaningful ang buhay mo. Bakit? Masaya ka, may pera ka. Di ba? May mga material things ka. Di na ibigay yan ang salita ng Diyos. Hindi mo lang pwedeng ipagmalaki, hindi mo pwedeng ipagdabot yung material things na tinanggap mo. Kaya mo tinanggap yung material things na yan. Then nag-like sa iyong buhay niya. Hit this year. Spiritual things, tinanggap mo, ibahagi. Material things, tinanggap mo, ibahagi. Healing, tinanggap mo ang spiritual healing, physical healing, ibahagi mo. Paano ibahagi? Share it. Ikwento mo. Ito din mo. Nagpunta ko sa doktor. Sabi ng doktor, ako ay mo-opera na. Anong ginawa ko? Tinibigyan ako ng insulin. Kikwento mo yan, di ba? Alam mo, nagpapre-opera ako. Kay Sister Cindy, kay Brother Ed. Isa lang ang sinabi, magdiwala ka sa Diyos. Tanggapin mo si Kristo. Isa po mo si Kristo. And you will receive physical healing and spiritual healing. Kasi siya, di ba? That is one thing na nag-iilaw ka sa sanlibutan. Sapagat hindi mo tinatago yung iyong naranasan sa Panginoon. And even sharing here, may mga tao, naiiyak siya akong mag-share. Naiiyak ako. Doon kami kaya. At pag tumayo ka dito, mag-iilaw sa mga tao. Paano mag-iilaw? The same problem. Tapos nag-share ko kung paano ginawa siya ng Diyos. Diba? Gagawin din niya yan eh. Siya nga, naniwala lang kay Lord. Nagpa-pray-over siya. Pagkatapos, sinabi ng preacher, magpasek ang opinion ka. Nung magpasek ang opinion, wala siyang sakit. Tingnan niyo, bakit? That is blessings. Yung mga bagay na himala, na mga sinasabi ng salita niya sa Lord, buhay mo yan, nangyayari mo yan. Kaya mga bagay na do you receive the light of the message of Christ? Hear it. Kasi malinaw sinasabi nito. For us today, did God tell us what we have done with what we have received from the Lord? Ano po yan? Whether we are more productive and more grateful. Pasalamat. Bilang pasasalamat sa Diyos. Share what you receive from God. The life of Christ, the life of the Word of God. The blessings, we're talking about the kaluluwa. Maraming tao may sakit, kaya hindi gumagaling ang kanyang karamdaman sapagkat may sakit siya sa kaluluwa. At ang magpapagaling lang ng kaluluwang sakit is the life of the message of Christ. Yun yun. Anong sabi? Sumalaman. Inner healing. Forgiveness is inner healing. Kapatid, ang daming may sakit ngayon. Bakit? Because of unforgiving spirit. Bakit? Ikaw yun. Pero ang itinuturo niyo sa akin is the word of forgiveness. You will not receive healing kung mayroon kang ganyan. Kaya mahalaga yan. Yun ang turo ng spiritual healing. Amen. Mahirap gawin niya. O, ito lagi ang tanong. Brad, mahirap naman talaga ang gawin niya eh. Ito, nararamdaman ko pa natin. Ang ginawa niya sa akin ito. Nakaalala ko lagi ang ginawa niya sa akin. Pag nakaalala ko, gusto ko talaga sa panuotan, patay. Grabe ang ginawa niya. Ipinahiya niya ako. Pinagsalitaan ako ng napakasama ko salita. Takot pa naman ako, hindi naman ako hayo. Tinutri namin ang parang hayop. Hayop at hayop. O, di ba? Masakit siya. But, ano ho ang palatanda? Na ang light of Christ is in you. Nagliwanag ako ha? Di ba pag ikaw ay dalit, ibang kulay mo. Namumula ka. Minsan nagkukulay talong ka. Sa galing. Kaya nag-iitim ang mukha. Subukan mo, nasa presence ka ng Diyos. Magliliwanag ka, di ka pa makikilala. Bakit? Saan yan, brad? When Moses umakyat sa bundok ng, ano yan? Sinai. Pagbaba niya, liwanag. Maputi siya, di siya nga makilala. Ang tao is sin, kind of glory. Bakit? Ang doon pa ang presence ng Diyos sa kanya. Kaya,
tingnan mo pag nandun, ang presyo nyo sa kanya, magagawa mo. Kasi nasa sa'yo, ang kasi, nagtutong sinisya. Palanandaan, that the light of Christ, the message of Christ is in you. Pag nakita mo ang kaaway mo, hindi galit ang nangandaman mo din. Haba, iyan si Cristo. Iyan ang light. Yan ang ilaw na tinanggap mo sa Panginoon. Hindi po ba? Mahirap ba yun? Sabi nyo, hirap talaga ang Panginoon. Eh kasi hindi natin talaga ang light of Christ. Masasabi ko lang mahirap yan. Because hindi mo natin tinatanggap ang message ng Christ sa ating buhay. Hindi mo din kasi dito ang dito lang. Pag tinanggap mo, kahit masakit niya sa aking pakipandili, accept it. And put it in your mind. Ito na lang isipin mo. Sige, salita, patawa. Pag napatawa mo, gamit ka mo. Iisipin mo kasi, hindi ko kaya. Sabi ng puso, oh, na puso, kaya mo ba? Sabi ng puso, hindi ko rin kaya. Kaya hindi ko pwede, wala kang action na yan. No action will occur in the mind and heart. Dapat siya, anong? Nagkakapasin. Eh, ikot mo na lang eh. Pero, pag inupad mo yan, magagawa. Pag nagawa mo yan, may lima lang mangyayari. Amen! Na kinagandahan. Maging produktibo ka. Bilang pasasalamat kasi ginagawa mo yan. Kahit mahirap, share. Share na ng share. Ano yung spiritual? Bawa-bawa-bawa ka din yan. Dito, pinagpapala tayo. Once you receive the light of Christ, makikita niyo ho yan. Yung liwanag na hindi mo nakikita ang biyaya. Dito lang ho yan. Bakit? Eh kasi hindi ka na namumay sa dilim. Paano ka bagong makikita ang liwanag ng biyaya? Inandun ka lagi sa nakatago ka. Diba? Sasabihin mo yan sa pwede mo. Hindi mo mabas. Makikita ka lang meron pa. Baka dumahan si Brother Domi, makikita ka yun. Ayun si Brother Domi. Hindi rin yan. O di, hindi rin yan. Hindi ka pero. Paano ba? Paano ang grace ng Diyos darating sa'yo? Madaling eh. Hindi mo makikita ang grace na yaman ng Diyos pag nasa dilim ka. You need the light of Christ. At sabi ko sa'yo nung unang panahon, yung mga Hudyo, yun lang dala-dala nila. Yung pinatuyong dumi ng hangin, yun lang pangamit na ang daanan nila. The Bible says, I am the way, the truth, and the light. Tsaka mga nila. Uulitin ko, being grateful to the Word of God that you receive, you must share it. Ibahagi mo yan. Maging dyan sa katabi mo. Amen? Amen. We are to spread, ito, we are to share, to spread and share with less fortunate the message and the blessings of the gospel. Sino po yung dapat natin easy share? Diba? Yung less fortunate. Meaning, yung nangangailangan. Saan ba kayo pupunta? Doon sa dating member nyo rin? Hindi mo. Sa less fortunate. Malinaw. Ang gospel na tinanggap natin ngayon, ang gospel na napakinggan natin ngayon, is for to spread and share with the less fortunate the message and blessings of the gospel. Uulitin ko ulit. Message and blessings. Yung message, tinanggap mo. Tama? Nung tinanggap ang blessings, tinanggap ang message, may blessings ka. Anong blessings na yun? Ikaw makakaalam. Blessings na gumaling ka, i-share mo. Blessing ka na pinagpala ka, i-bless mo, i-share mo. Yun ang gusto ng bayan sa gospel ngayon. Na tinanggap namin. Hindi mo pwedeng sarilingan mo lang yan. Hindi mo pwede. Hindi mo ibahagi ang kapatid sapagat yan ang gusto ni Christ sa buhay natin ngayon. Kaya tinanggap, i-spread mo yan. Less fortunate ang mga tao na nangailangan. Sino ho yan? Alamin na po yan. Kung sino. Mag-start kayo sa family nyo. Mag-start kayo sa trabaho nyo. Doon kayo mag-start yan. Sino bang kaya? Magulang mo na walang Diyos.
Meron sa akin ang lumapit, bro. Rinibir mo itong nanay ko. Sabi ko, anong problema? Ayaw ko ibili ng gamot ang tatay ko. Hallelujah. Glory to God. Ano yan, ha? Lumapit sa akin. Ito ba yan ang gamit ko sa akin? Pray natin. Tignan mo, mga sarili. Yan ang mga tao hindi ho tumatanggap ng mensahe ni Kristo that brings us light. Alam niyo na kailangan ng tatay niya. Okay, may mga tao kasi mga sarili. Kaya ba't sabi mo, magpakita ka ng magandang kalimbawa, pero huwag kang magmalaki. Pero hindi naman, wala yan. Magtakin mo. Tatay, sino yung mga tatay pa rito? Lilong yan. May mga tatay. Mga nanay. Lahat naman yata. Matagal, pinapagal pa ako pera ng nanay. Oo naman. Eh, bakit ganyan? Glory to God. Less fortunate. Siyempre, yung tatay mo kailangan. Siyempre, hindi na makatrabaho. Kasi may sakit na. Less fortunate. Lumabas kayo. Tapos pag sabay lumabas kayo, dami na mo dyan. Dami pwede tulungan. Oh, alam mo ito yung gawa ng mga tatawang mo. Minsan, yung mga grupo sila, tumutulong sila, nagpapakain sila. Mayroon dito ang grupo. Iipon nila yung part of their salary. Iniipon nila, grupo sila. Pagkatapos, pumupunta sila dun sa mga tao, mga lugar na kung saan mahihirap at nagpapakain sila doon. That's one thing. Sabihin, anong sasabihin ng mga tao? Ang babuti naman ng mga tao. Di ba? Hindi ho yan pagmamayaman, kundi mabuting ginagawa nila. Ipinapakita nila. Ibig sabihin na nakikita nila si Kristo. Kaya nga sabi ko sa mga tao, nakikita niya na ba si Kristo? Nakikita niya ba ang Diyos? Sabi niya, yung iba, turo ng mga santo. Alam mo, you cannot see Christ personally. Pero you can see Christ first sa nature. Si Lord, bakit? Tumingin ka. Ang tagay mo, isang puno, biglang nabuhay, damapin. That is the creation of God. So you can see God through nature. Yan. Another way. You can see Christ sa mga brother and sister. Bakit? Pag nakita mo may ginagawa sa mabuti, nakikita mo siya, magagaya mo siya. Isa naman yung nakita kang laman ng simbahan. Ito, may laman ng simbahan na, okay. Kaya hindi lahat ng laman ng simbahan nakikita si Kristo. Nakikita rin minsan ang demonyo. Ay, ito totoo eh. Pagdating kita sa simbahan, ang bayo. Ay, alam pa nga kayo ito eh. May ilaw lang tayo sa simbahan. Pagdating sa bahay, madali. Ay, ito dapat ang ilaw na tinanggap mo, not only here and in the church, but also sa labas, sa bahay mismo. Ito. Luma na ka, pero totoo kasi ito. Sabi ng isang kapitbahay, alam mo, pinag-tendi ako, hindi ako nagsisimba. Kasi yung kapitbahay, pagmasdan, pinagmasdan ka yung manan, laman ng simbahan. Sorry po sa mga laman ng simbahan, ha? Sorry po, hindi po pa ito. Ito lang. Sabi niya, pinagpunta ko ito, sinunda ko ito. Kasi tingnan ko talaga kung talagang siya ay anak ng Diyos. Magdadal sa simbahan, Father, amo ka ang itong mananapin. Itong simbahan ay luma ng mga pader. Pwede ba ako mag-donate ng pera para papinturahan ito? O tingnan, pag tingin mo, parang light. Di ba? Parang light. Wow! Talaga naman ang bigyan ng pera. Siguro 500,000. Kasi buong ano yung simbahan, pinapinturahan yung sa loob. Siya nagdali pati sa ceiling. So hindi basta-basta yan pag napapintura ka sa simbahan. Ganun, mga kalating din yung dyan. So talagang payaman yun. Tapos, pero may ako, Bigay. Sabi niya, yung sabi niya, Father, praise God, hallelujah, hallelujah. Alam mo pag uwi, hindi lang nabuksan ang katulong, pinagsistampan yung katulong. Oh, di mo, may life pa yun. Yung life sa simbahan na. Kasi hindi yan tunay na ilaw ang tinanggap niya. Maaring yung ilaw niya pang front lang. Kinakal dapat within it, sa top, nandun na lang dyan. Kaya, inipa, umaibaba,
paano nga inakita ng yung kapitbahay? Ay, hindi ako nagsisimba. O kaya minsan, nadadamay natin yung ibang mabubuting Kristiyano na may ilaw na totoo doon sa mga may ilaw na napakibabaw lang. Amen mo? Nawa hindi kayo ganito. Amen mo ba? Kasi sabi rito, we are to spread and share the less fortunate and the blessings of the gospel. Blessings. Ano mo yan? O ako, sa totoo lang. Dahil pinagpapala ako dito sa Hong Kong, nagpapala rin pa ako ng iba. Meron akong dalawang preacher na tinutulungan. Bakit? Kasi tinanggap ko ang light of Christ, the blessings of Christ, the blessings of the Word of God that I have to share it to other people, sa mga tao na makailangan. Yun po yan eh. Hindi magiging maligayang buhay natin kung para sarili lang. Sabi na ni Father, tinanggap mo lang yung ikinip mo lang, hindi mo ibinahagi, dapat ibahagi niya. Yan ang dapat ngayon, ang gospel ngayon, sa panahon ngayon dapat yan gawin natin. As we are blessed by the light of the gospel, eto, our lives should... Ulitin ko. As we are blessed by the light, Jesus, the Word of God, of the gospel, our lives should be a blessing to others. Kaya nyo? Sino nagsasabing kaya ko maging blessing din ako sa iba? Takas na naman. Alanganin nyo, iba yung pagkakit. Hindi naman po yan yung pera nyo, lahat ang ibibigay ninyo. Your good character, maibibigay nyo yan. Mantagin mo, pag nagigang, wala ka mga pera, pero good character ka naman. May pera ka naman, pero pagdating sa bayan, pero no, ay wag na ho. Diba? Yung kinikita mo sa totoo po yan. Kaya nagbabahagi ka, ngayon kapatid, wala tayong ibang, kundi witiin yan, to receive the light of Christ, the message of God. Kayo po ito ngayon. Sige po tayo tayo. Bago tayo manalangin, may mga tanong lang ako sa inyo. Sabi ninyo. Ang tanong ko sa inyo, iglesia ko para sa mga nanonood nyo. Before I pray, I will ask you two questions and you can answer it by yourself. First, how are you a blessing to people you meet every day? Tagalog. Blessings ka ba sa nakaka-usap mo, nakaka-mingle araw-araw? Blessings ka ba? Dapat ganyan. So, bago tayo mananangin, isipin mo dapat ako maging blessings ako sa araw-araw na buhay na nakakadalupang palad ko. Second question. Or what keeps you from being a light to others? Ano bang ginagawa mo para maging light ka sa iba? Light. Share the light. Share the blessings. Nasa inyo, anong ginagawa namin? Nagsishare ka ba ng light na wala ka man lang pinagsisibabahagi na ng salita ng Diyos? Wala ka man lang pinagbinibigyan ng mga diyan yung tinanggap mo? Sa bahay, yung cellphone mo, ibig sa Word of God, paninira o mga hinanakit, hindi pwede gano'n. Sayang ang ating pagiging anak ng Panginoon. So kapatid, sa oras nito, I will pray for you. Ikit yung Panginoon pa na. Panginoon, dalalim ko pa ang mga kapatid nito. Alam namin na naiintindihan namin yung mga salita dahil naaagaw ng aming damdamin na naranasan. Mga bagay na nakikita namin na hindi tama. Narinig namin hindi tama. Kaya naman, imbis na matanggap namin ang iyong mga salita na nagbibigay ng liwala, hindi namin lubos matanggap. Ngunit Panginoon, sa araw na iyong oras na ito, muli ko pong binubuksan ang aking isip. Tinatanggap ko po ang iyong mga salita sa aking isip, sa aking puso, para naman mga
makapagbahagi ako ng ilaw sa aking kapwa. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Palakpakan ng Panginoon at ating pasalamatan ng Panginoon. Let's give a hand.